kawan-kawan. Haleluya, boleh naik kelas. Paglilino ng board ito po sa naging karanasan ng Diyos ko. Every time na nagbubuhay po tayo sa Diyos, ay laging merong pagpapahayag na mesahe sa atin ng Diyos ko. Kaya yung iba kung marinig nyo ay nagsasalita po ng iba't ibang wika. Alam ko po ay sa iba ay no, madali po muna ba eh. Sa iba ay yung isa may tatalo na, ano yun? Ano yung sabihin? Sa iba sinasabi, bakit nagsasalita ng gano'n na may mga salita ng iba't ibang wika? Ito po ang basihan po. Dito po sa Matthew 10:19, sabi po rito na salita, hindi kayo ang nagsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama na nagsasalita sa pamamagitan ninyo. Ayun po. Kaya malinaw po yun, kayo ang nagiging daan ng Espiritu ng Diyos pinadadala sa inyo, yung mensahe niya. Kaya nakakapagsalita po kayo ng iba't ibang wika. Okay. Ang kasunod po niya, dito po sa 1 Corinthians 14, sabi po rito, 14:20, mga kapatid, huwag kayong maging isip bata. Maging tulad kayo ng batang walang muang sa kasamaan. Ngunit, maging tulad kayo na matatanda sa inyong pangunama. Ayun pa nga. Kailangan, kung ito ay bata pa sa pananampalataya, ang iyong pangunawa ay matanda. Alam niyo po ba yung pangunawa? Ang isip mo ay isip matanda. Amen po ba? Ito po kasunod. Ganito ang nakasulat sa kautusan. Sinabi ng Panginoon, magsasalita ako sa bayan ito sa pamamagitan ng mga tao may ibang wika, sa pamamagitan ng labi ng mga banyaga. Ngunit, hindi pa rin nila ako pakilingan. And the next question na po natin, para magkaroon ng kaliniwan po ito. Kung gayon, ang kaloob ng pasalita ng iba't ibang mga wika ay isang himala para sa mga hindi sumasampalataya at hindi para sa mananampalataya. Ngunit, ito po kasunod, no? Ngunit ang kaloob na kapagsasalita ng mensahe mula sa Diyos ay himala para sa mga sumasampalataya at sa mga di mananampalataya. Ayun. Kailangan ikaw ay isang mananampalataya para yung mensahe ng Diyos na dumarating, maunawa mo ito ng lubos. Sa mananampalataya, wala pong problema. Alam na po nila yan. Kaya kung may mensahe ng Diyos, naunawaan at intindihan ng bawat mananampalataya. Ang totoo, paano po yan? Paano po siya sa inyo po yan kung kayong nakapasalita ng iba't ibang wika? Ang layo kayo po yan ay kayo ang patatagin ang inyong buhay pananampalataya. Yun ang nice status. Kaya ngayon po kaya kayo nandito dahil ang nice nyo ay buhay ng Panginoon. Sumunta sa Diyos na buhay na hindi nakikita. Ayun po. Amen? Pero tayo nakikita ng Diyos. Ganun po siya. Ganun ang kapangyarihan niya. Diyos na hindi nakikita, pero tayo nakikita. Ayan po. Sa kayo po ba kayo? Yes, okay. Sabi nga sa salita, kahit na yung buhok natin, bilang pa ng Diyos. Eh, what if po yung ginagawa natin ng pagpupuri sa Diyos, nakikita at narinig pa ng Panginoon. Ganon kapangyarihan ng Diyos. Kaya, sa iba pa salita, walang bagay sa buhay ng tao sa mundo ito, walang bagay na hindi hayag sa Diyos po. Lahat yan alam niya. Kaya hindi tayo pwede magpupis sa Diyos po. Mga tao, ano? Walang pagkaunawa sa Diyos po.
Saan sila ngayon? Is either nasa Ilaga, nasa Sapunga, may notice, wala dispute. Isa nga, may nagkwento na lang. Isang pastor, dalawang amen po. Nagyayaan nyo, isang amen ng Diyos, isang amen ng kadiliman. Sabi ng amen ng kadiliman, niyaya amen ng kaliwanaga, sabi. Kaya punta tayo doon. Sumama naman yung amen ng kaliwanaga. Eh, yung palang pinuntahan, ano, Sapunga, sabi ng amen ng kadiliman, meron ka ba rito? Sabi ng amen ng kaliwanaga, ay, wala ako dyan, wala akong ano dyan. Wala akong asawang kapatid dyan. Parang ganun po, okay. Isang beses, isa, nagkaya naman yung amin ng kaliwanaga. Eh, kasama ka naman sa akin. Pinagbigyan siya ng amin ng kadiliman, sabi ng amin ng kaliwanaga. Dito, meron ka ba kami? Alam niya, ginawa ng amin ng kadiliman, ibinigyan yung kanyang mga mata. Alam niyo, nakita mo, yun! Dito po kayo tinuturo. Dito po kasi ako nakapagpapiretso. Hindi rin yung nasa ano, sa media. Yung natutulog. Yung nakapagpulog. Sipin yung ganun patuso yung amin ng kadiliman. Kaya sila nagtipalay na yung amin ng kaliwanagan, amin ng kadiliman, nagtipalay na po sila. Christian, ang salita ko ng Diyos ay makapangyarihan. At sa loob ng isang linggo, itong araw na ito ay para sa Diyos. Binibigay natin sa Diyos yung the best na pagpupuri, pagsamba, even yung katawan mo pa natin. Binibigay natin sa Diyos, pinahayag natin sa Diyos, ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na nagmamahal at papara sa amin, nabibigay at nagbibigay ng kagamitan. Every time na binibigay sa Diyos yan, ang galing niya. God's Spirit, nag-ihimala ang Diyos sa buhay ng tao. Bakit? Kasi, habang binibigay niya sa Panginoon niya, ginagawa niya sa Diyos yan, mula sa Diyos yan, nahahayag sa Diyos natin. Kaya ang Diyos naman, siya naman ang gumagawa ng kanyang kalooban upang ang tao ay patay ng mapagpala. Maraming po. Maraming mga kapapala. Bilang lakas, pag-iingat, o protection ng Panginoon, yan. Hindi lang yung baga financially, physically, mentally, spiritually. Maraming po. Hinihingan natin, ay, yun. Isang kapapala sa atin na na ngayon ay narito po tayo. Kaluwag niya Diyos na may handog para sa atin. Kaya yung handog na buhay niya, para katapang pagsamba, kailangan natin para sa Panginoon. Amen? Ako po'y natutuwa kasi po, kung aming titingnan, hindi naman makakalapit ang bahay natin eh. May kanya-kanya nga tayo yung gawin. Ang dalayo pa. Oo, ang dalayo. Gusto sa pagdupalog tayo ng dahil kanya-kanya lugar, hindi nga. Sabi ng Malibina, Duparog yung pala kanya-kanya lugar. Gusto sa tayo lugar ng galing. Pero, ano nga katuwa? Kinakatapun natin ang ating mga sarili dito. Kasama ng mga kapatid. Pero na, kahit masanggalan kayong lugar o sa mga kayong lugar na natin. Dahil ang nais nyo ay pagpuling yan ay pasalamatan ng Panginoon. Yes! Diba, sana po doon? Sa kagalakan po natin, mga kapatid sa kayo, sa Panginoon, kayo ay narito. Okay, sa akin po, sa iba mga kapatid dito, sa kagalakan na kayo ay dami mga kapatid sa dahan ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Okay. Ang ating pag-aaral lang po ngayong umaga ay isang talata lang po yun. Kaya po, ayan, nakalasa yung sa screen. Okay, hindi po na tumayo po tayo at sama-sama po natin basahin po para sa Panginoon po. Okay, okay, sabi-sabi po natin basahin.
Handa po ba kayo? Okay, ready? Go. John 14:6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Pagpalain ng Diyos sa kanyang salita. Maraming salamat po. I remember na ako yung high school ko po. Sa high school student ko, high school po okay. Meron kami religion na once a week po, ang nagtuturo po ron ay mga kapatid ay mga taga-Ateneo. Mga taga-Ateneo, boss po nagtuturo. Isa sa mga kanilang tungkulin yun, parang mo sila ay sabi ng kapago po sila yung kagraduate. Kailangan matapos po nila yung buong tapo ng pagtuturo. Ang ganyan po ba? Ito po ang tumanip sa iyo. Naalala ko po yun. Habang si Pastor Mame sa Assistant TV, ang kanilang topic sa John 14:1 din po, hanggang 6. Naalala ko po yun. Kaya sabi ko, kay Lord noon, I was sitting there, diba? Sabi ko, what ang ba yung design sa akin? Kasi po, alam ko, napakahirap. Alam niyo po ba? Alam niyo po ba, bilang tao ko, alam niyo ang aming design, detainanin mo. Napakahirap. Napakahirap kung ano may scientists. Ito po, napakahirap. At hindi yung biru-biru ba? Pero hindi po kayo pinanginanan yung video. Pero alam ko po dito, marami pong kapatid na matatalino mo na yung pinag-aralan. Okay. Pero alam niyo po ba, pagka hindi nung dulubo sa Diyos, nung yung Messiah sa amin, pinararating ng Panginoon yun. Ako na mangkat-mangkat na, nagpugulat na lang po. Kaya ako na, nagsasalita si Chief Pino, hindi ka ako nag-reflex sa mind ko doon. Kaya yung Ateneo student ko noon, sinasabi ng lagi, at pinamemorize kami sa amin, ito po si John 14:6. Ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Sino man ay hindi makakaparusama kundi sa pamamagitan niya. Yun po. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ito po yung mensahe ko ng Panginoon sa akin. Pero before that, hayaan ko muna kayong awitin ng kapraso ko. Ayun po. At ito na nga pinalalim sa akin ng Panginoon. Napasinusulit ko po si John 14:6. Bigla ang nakapagtaka po. Opo, kaya kailangan pa na sa paghanda ng mensahe. Handa ka. Dahil yung magpintinig, pag narinig mo sa Panginoon, gusto ka tumagal. Ganun mo ako kasi kahit na po high school na natapos ko, may hindi kasi ako masusulat eh. Yan. Ano po, ganun po ako. Kaya ito po isang awit na naalala ko po nun. Sabi po sa awit, ito po. I'm following Jesus, one step at a time. I live for the moment, and His love divine. I think of tomorrow, just think of today. I'm following Jesus, one step of the time. Yan. Maganda po, Meso. I'm following Jesus, one step of the time. I live for the moment, in His love divine. I think of tomorrow, just think of today. I'm following Jesus, each step of the way. Maraming namahama, kapatid sa Panginoon. Sandaan lang ang pagpunta sa kalangitan. Si Jesus lang yun. Siya ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Sa salibutan, may daan at hindi naman tumit sa tao, gagawin ang daan na yun, daan ang kapangyarihan. Saan pa kayo? Siyempre kay Jesus Christ.
Dari pengaku si andaan ang buhay at ang katotohanan. Andaan na yun ay magiging daan-daan sa buhay mo kapag kasi Kristo'y kasama mo. Amen? Ang katotohanan ang magpapalaya sa tao kapag kasi Kristo ay nasa puso. Nasa puso ko. Bakit? Ganun tumingin ang Diyos sa puso ng tao. Hindi sa puso. Amen? Papatayay ko yung Jesus Christ doon sa mga maling mga ugali. Dahil ang katotohanan ang magpapataya sa iyo. Pagka si Kristo ay nahayag sa puso ng bawat tao. Kasi po sa ibang mga tao, sinasabi ko sa banal na kusulatan sa mga kusili na nagtuturo at puto sa araw ng mga tao. Kaya, eh sa Diyos, ay hindi. Kailangan direct ang sa Diyos. Siya naman dami. Bakit po? Halimbawa, ganito po yan. Sa inyong upuan, kayo po mga nakaupo dyan. Ayan. Parang gusto po upo. Alam niyo po ba, pag kayo nako, tayo nakaupo dyan, supposed to be, ayaw po ba kayo? Dapat po si Kristo nakaupo dyan. Saan po yung sa puso? Si Kristo nakaupo sa puso natin. Tayo po, nasa ibang bahay. Ewe po ba? So, pagka si Kristo nasa puso ng bawat tao, si Kristo na nag-ahari doon, siya nasusunod, hindi po tayong tao, ang nasusunod. Hindi po tayo nagre-reklamo ng mga tao, dahil po tayo, tayo yung nasusunod. Nasa si Kristo na. E dapat si Kristo, kung si Kristo yung nakaupulog, every sentence, every time, siya nasusunod. Saan na kayo ng problema ko? Gusto ko kay Jesus Christ. Jesus, ikaw na bahala sa problema ko. Dito saan ang problema ko? Amen? Ano pa simple lang pastor? Yes. Kung isa maging practical po tayo, maging positive tayo sa ating pag-iisip. Nalilang po yun, nandayo po, si Kristo ang nakuha po sa puso natin. Siya nag-ahari doon, siya nag-uuman, yan. Hindi tao nagkukuman. Siya pinakikinggan, hindi tao pakikinggan. Pangalawa lang tao. Kasi meron pakikinggan mo. Isa sasabihin siya, mali o isa ka. Eh, pagka sinasabuli mo sa Panginoon, dapat the best thing. Maririnig mo sa puso mo ang sasalita si Jesus Christ. Dapat sasabihin ka, thank you, Lord. Praise the Lord. O, di ba balik mo sa Diyos ang pangpungi at kasalanan? It's because Jesus is in you. Asa po sa inyo. Amen? Yan po. Kaya huli ng Panginoon. Okay, malinaw po yan. Ito lang po itong ano, isahe ko rito na inyanda ng Panginoon para sa atin yan. Binigyan ko rito ng pamagat yung po, yung doon na rin kinuha doon sa topic natin, sa John 4:6. Yung Jesus is the way, si Jesus ang daan po. Yan po, si Jesus ang daan. Yan po, kaya po. Dito po ay, pag-aaralan po natin ito na napakahalagang bagay sa buhay natin po. Kung si Jesus ang daan, una, sa bagay po, kung si Jesus ang daan, dapat ay ikaw ay matatag. The word na matatag, sabi po rito, tumutukoy ito sa ugali ng isang tao. Yung word na salitang matatag. Okay. Hindi sumusuko. Yun ang word na matatag. Hindi sumusuko. Mayroong positibong pag-iisip sa buhay. Ulitin ko, mayroong positibong pag-iisip sa buhay. Kung baga ang buhay mo, pagkala kay Kristo ang isip mo, lagi mo sinasabi sa Panginoon, positibong isip mo. Direkta mo lang ako sa Panginoon.
hindi ka nag-double-minded. Alam niyo po ba yung baka kasi ito, baka, uy, may Christian pala may rancho sa buhay. Di ba, kung malawak na muna, rancho. E kaso may rancho pala, kasi may haka-haka. Ayaw na Diyos yun. Gusto ng Diyos, ikaw yung positibo, bakit? Pinala mo si Kristo, may paminaw ka sa buhay mo eh. Sana sinusunod mo, hindi na sarili mo eh. Eh, pagkakatawag ba nun, may sarili yung kakahaka. Alam nyo, nagkakaproblema. Mentality. Yung mentality nun, nagpukunik sa buong katawa natin. Alam nyo po ba ang isip, mga kapatid? Kasi yung bagas sa kiyan, kasi yung makina ng ating mental. Yung pag-isip. At kung baka gayon, baka negatibo ang isipness ng tao, nagkakaroon ng debate yun. It's either nangiling na ka, nagulubay ka ka, o masakit ang ulo. Eh, kayo yun, sa kalusugan. Eh, pero pagka positibo ang isip mo sa Panginoon, kaya-kaya mo nagkakaroon yun. Bakit? Matatapin. Isa pa mga kulugan dito, sabi ko rin, pagka ikaw matatag, matibay ka. Pagka hindi ka kaya gibahin, matibay ka eh. Ewan ko lang po, kakalungot lang isipin, to surface, alam mo, yung buong building, nag-collapse ko. Hindi matatag ang kundas yun. Kaya ngayon, tinaanos ng hindi eh, building ko kailangan ano, may proseso, may daraan ka. Kaya kung nais ko mo tayo ng bahay nito, kailangan dadapas sa building ko. Dadapas sa kudero. Kung hindi, sayang lang yung patatayo na bahay ko. Okay, matibay. Yan po. Dahil matibay ka, matatag ka. Pangalawa po, mahirap bumagin. Alam po ba'y mahirap bumagin? Pero problema ko. Itirahin ka. Ang mga sundutin ko eh. I remember, hindi ako na parang maliwanag ng to. Hindi ako na halimbawa ko. Hindi po, ito po sinasabi ko dahil karanasan ko sa buhay ko. Hindi para itaas ko sarili ko rito. Hindi para kurihin mo ako. Hindi po. Sa puso ko, nang magsimula ko na sumunod na sa Panginoon, sa puso ko, ang Diyos ng aking kukurihin. Alam niyo po ba isang araw, na sabi ni Pastor Papa, pumunta ka sa Luciana. At alam niyo, nagkataka si Brother Lemel, habang pinakausap nila ako, mas natinitignan. Alam niyo po ba bakit ito? Pumunta ka sa Luciana, sasakay ka ng ito, sunat ang suna. Matapos sila mas natin, ito pinagawa mo, Brother Boy, pinakausap na namin, na hindi ka nasasalita. Ay, excuse me po, sabi ko sa Pastor, sa Brother Lemel, sinusunod ko lang yung detalye, paano masakay, dahil sinusunod ko lang po yung instruction nyo. At para pag-alis ko, hindi ako magigitaw, may susunod ako planner. Ganun ba? Sabi niyo, okay. Nung pagdating ko sa Luciana, dumating po ako ng 6 o'clock ng gabi na. Kung baga, 5 o'clock natin na po ako, yung 6 o'clock, lumabas po ako ng chapel, ninanamang po yung saliwang hangin. Kasi po, ang mga na Luciana, 1,000 above sea level. Ang sarap ng hangin. Anong kagagabog? Medyo matinis na lalaki. Sabi ko sa lalaki, ikaw ba ang kinalagyanin mo? Sabi ko, opo. First time to mommy too. Kumbaga, ano, hindi ang dating. Ano yun po ba hindi? Mahaba ko. Jempos ang katawa. Kumbaga, ano, kaya, kung tayo suna, pan-jetox, hindi, ganun eh. Kaya mo ko yung damit na tapo, pwede mo yung damit na polo. Tapos si, nakasapatos siya na, hindi ko malawa kung hindi nilalagay yung sapatos. Pero ay, Diyos siya, okay. Kung ikaw nakatalaga nito, sabi sa akin, hindi ka ba nagkakawa? Hindi. Sigurado ka, hindi ka nagkakawa? Opo. Kung alis siya, babalik natin. Pagbalik, eh, doon. Sabi sa amin, hindi ka na lang. Ang lakas na loob mo. Hindi ka na lang mamatay.
ikaw. Papatay pa lang ang tao, walang alam pa ng mga kapatid sa Marikina. Pero sabi ko hindi. At pag ako namatay, sis, gusto ko makasama kita Diyos sa buhay na malaga sa langit. Gusto mo ba yun? Alam niyo po kayong tao, hindi ko muna umalis. Ano yun? Alam niyo, tumakbo sa isip ko, sinusubukan na ito, ito ang tao. Tinitignan nito ang tao ko kung ano. Eh, kung ano ko, matatamo ako eh. Opo, ever since maliit po ako, matatamo ako. Aminin ko sa'yo, hindi ako nagyayaw ba. Yun ang pasalamat ko sa Panginoon. Meron akong ugaling na nung matatamo. Kaya po yun, sister, nilugayan ako ng tao. Pastor, sino ba pinatanggap sa Panginoon? Naku, huwag ka. Kung dumating na sa mundo ng problema ng tao, ako na ang nilagbitan. Pastor, patawarin mo sa akin kasalanan ng ginawa ko sa inyo. Meron ka bang ginawa kasalanan sa akin? Kung ikaw nagkasala, dapat sa akin, sa Diyos ka na rin ngayon ako. Pero yun, hindi na kita. Hindi ko alam. Yun na pala ang pangunin yung pagkikita na. Pero before, pinakilala ko si Jesus sa buhay niya na pray mo ako. At ito, pinasunod ko pa nga sa panalangin. Bago ko siya pinag-pray mo. Hindi ko alam, yun ang pangunin mo yung pagkikita namin. Pwede, ano yun? Dahil ko ano ko, hindi na sayang yun. Hindi na sayang yung pagsasaga mo. At wala kang katatakutan. Ang kinatatakutan ko lang, yung hamang ng Diyos sa buhay. Yun lang po. Yun lang nakakatakot. Yung hamang lang po ng Diyos. Pero for me, whatever na kailangan ko, magpapasalamat pa rin ako sa tao. Sa Diyos po. Yun po. Kaya kung meron kang positibong pag-iisip sa buhay, hindi lang buwan doon mo kailangan matigas. Parang ano? Parang kung pumigal lang ba ito, matigas yung pala. Sunod po, malakas. Kaya magagawa niyo na mga kapatid yan, malakas ka na sa Panginoon. Hindi po sa patutreso, halaan ng mga bagay at aking magagawa. The way is nagpapalakas sa atin. Kaya kailangan malakas ka sa Panginoon. Hindi ka nagpapalakas sa Panginoon. Kaya malakas ka sa Panginoon. Kaya, hindi, kaya matigas ka, buwan loob mo. Ganun naman ang tao niya. Positibo ang pag-iisip sa buhay, matatag, hindi basta-basta, magigiba, amen? Oo. Ganun po. Sa buhay ko nito, mga kapatid, sa larangan ng pakikisalamuan natin sa buhay nito, sa ibang tao, marami kayong pagdaraanan. Kailangan, in the eyes of God, nakaistalo ka, matatag ka. Meron kang prinsipyo, meron kang paninindigan. Or else, kaya ka lang itong lakagay na magpapasakan. Hindi ka pating pinulis na yun. Ano ba? Takit lang ako. Ay, pagka gano'n, may mga pananampalatay. Kailangan mamatay ka rin yung pananampalatay. Okay, so supportahan po natin ang salita ng Panginoon. Sabi po rito, sa 1 Corinthians 15:3, ganito po salita. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Amen? Alala ko sa kapatid, nagpapatotoo. Tapos sinusundan ko yung testimony time niya. Ano yung nakikita ko? Ako, matatagod yung kapatid dito, matinag ko. Sinasabi niya yung mga fasting niya, pero ito siya. Pero kahit na may mga families na may kapatid, ito. Matinag ko. Nakakatawa sa Panginoon. At hindi na po yun, dahil buong pag-iisip kasi mo sa Panginoon, isa po nakikita ko sa Kanya, ay siya po ay hindi tumitigil. At ito, may nabalita, may lumabas sa akin ngayon na isang araw, inihanda na rin niya yung mga tao. Oh, yes, doon. Sabi ko siya sa kapatid naman, nakita ko po kami sa Panginoon, ay, please, doon. Ay, may kausap mo ang tao sa Panginoon. Ay, Kristo mo.
Nasabi ko, kayo magdalagay niyo ng Panginoon. Hindi po. Salamat sa Diyos. Meron itong intensyon, buong pag-iisip itong kapatid nito, na inihanda yung mga tao upang yung mga tao niya ay makapakinig na salita, makilala si Jesus Christ sa kanilang buhay bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Yes. Mabuksan ang kanilang isipan at ibig sa dating puso ng mga tao. And I believe, sabi nga sa Pastor Perez, yung dumating yung kapatid na yan, siya yung gagamitin ng Panginoon. Oh? At yun, ayun na siya. Nakakamuha sa Panginoon. Nangangalap ng mga kaguluhan. Sana all. Sana lahat mo tayo. Sa parada ano? Parang nakapasipin parada ko. Every time na magpe-pray mo sa Panginoon, sinasabi niyo sa Panginoon, it is all. Bigyan mo ko ng mga kaharap ng Panginoon na mapapahayagan na yung makasalita. At ang mga kaharap mo ito ay makabahagi sa panunta sa Panginoon. Ganun po ang positive ng Panginoon. Amen? Misal sinasabi ng asawa, ikaw may kapwento ako naman. Oo eh. Pero alam niyo, misal, dinerecha ko niya asawa. Hindi ako nasasaya ng isang oras sa isang tao kung wala akong pakikinabangan. Kasi may pakikinabangan. Napakinabangan ko ang Panginoon sa Panginoon. Sinususoy ako lang ng pagbibigit yun. Every time na minakakausap ako ng ibang tao. Kaya kung galing yung ganun na lagi ako minakakausap ng tao, ngayon ipinunawa ko sa para hindi ka naman mag-isip ng alam pa man against me. So, kaya, presto mo. Kaya hindi ko po rito. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal, magpakatatag kayo at magingat. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Dahil alam ninyo, hindi masasayang ang inyong pagpapatalan. Yeah. Yes! Sino po ng testimony dito na sinasabi niya na ako'y sumunod sa Panginoon, hindi pa rin ako pinagpapala. Hindi totoo yun. And I believe na maraming Kristiyano, hindi na kayo, na sila'y sumunod sa Panginoon, alam niyo, sinasabi niya, pinagpala ako ng Panginoon, Kristo mo, yes sir, ay po na Panginoon. Bakit ako kasi matatag sila naglilingkod sa Panginoon, nagpapatuloy sa Panginoon, at ang kanilang pagpapagal sa Diyos sa paglilingkod sa Panginoon, hindi nasasayang. Gaya nito. Nag-uubos kayo ng panahon para sa Panginoon. Ilang oras na yun? 3 hours? Hindi mabigat po yun na totoo. Ang totoo, yun ang pag-ilingkod sa Panginoon. Ganun, positibo ang inyong pag-ibisip. Itutunan niyo dahil ang Panginoon. Di po ba? Dahil sabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Magkaroon mo na mo, kaharian at tatwilan ng Diyos, hindi ating kaharian at tatwilan. Pagkain muna mo ang Panginoon, ang pangako ng Panginoon, ang lahat ng mga bagay ay darating sa inyo. Salita ng Diyos, siya may sabi, panawa ka mo sa pananampalataya. At pagka nagpapatuloy ka sa pagliligid sa Panginoon, hindi na sasaya ang iyong pagliligid. Okay. Next. Sa 2 Peter, ganito po sabi, 2 Peter 3:17, ibibigin ko na, nalalayo na ko kasi pagpapalit-balit. Ngayon, ito'y alam ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong maligaw ng mga tao walang sinusunod na batas. Christian, I wonder, yung mga pumabasok dito, po, nangyari na nalala natin po tayo sa highway, yung mga pumabasok dito, isang, dinadalit ang pangalan ko.
Minsan parang ang tao, tupa ng umiiyak. Sana ko. Pero magmumulang yun. Magmumulang yun. Kailan ko kayo. Dahil yung mga tao yan, wala sinusunod na batas. Ang kanilang pagkira-katwira ng pantao, walang awa ang mga tao na yun. Wala sa kanila ang Diyos. Sabi na anak ng pasumay, anak ng kagalitan, at hindi na papasaklar sa kalooban ng tagpira ng Diyos, at di na maaari bakit sila'y makalaman dahil ang isipan na naman ay pakikipag-alit dapat sa Diyos. Kaya ano po? Kaya kayo po ay binibigyan ng babala. Isang katwira natin yung pinagpahalaman ng Diyos. Yes! Ang ganda naman. Pagkutan mo, kung nakakata mo, naramdaman mo kayo pa ng ilan. Ay, nakita mo. Pero yung abos ng iba ba, ingat ka na yan. Hindi mo alam, pinaglalaro ang kanan yan. Siya na may hapak ng ilan mo na. Okay, kaya ingat po tayo yan. Next po. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabubunting gawa. May naligaw dyan, ha? May lalat po yung Kristo doon. Ang Diyos po, nakakatuwa po. Daming handa at nangangailangan po yun. Kaya salamat sa Panginoon. Sa 2 Peter, sa 1 Peter 5:10, ganito po sa ita. Kung kayo ay positibo sa inyong pag-iisip at matatag kayo, sabi po dito sa 1 Peter 5:10, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan na lahat ng pagkapala. Ang siyang nagbibigay sa inyo ng kagalingan, haleluya, katatagan, amen, at lakas ng loob, huli ng Panginoon, at isang pundasyon na di matitinag. Remember, mga kapatid sa Panginoon, ang ating Diyos ay Diyos na mahabagi. Diyos na tumatagpo ng ating Panginoon. Whether you have sickness, name it in the name of Jesus. Alam niyo po ba, miss? Ngayon po ay maraming lumalagalap na sakit. Ako po, amin yung sa'yo, baka magpinaramdaman na po kong TV mo, dahil matanda na po ang inyong kapatid sa kanyo, 68 years old na po, 3 months. Alam niyo po ba, kaya tumasa ang Panginoon. Sa kapit lang po, ang maririnig ko nun, sinasabi ng aming ganito po. I am the God of divinity. I am the Lord your healer. You set your word and heal my disease. You are the Lord my healer. Alam niyo po ba, umaawit ako na dumuluha ko sa Panginoon. Kasi alam na, alam ko, ramdam na ramdam ko yung presensya ng Panginoon. Wala po nung, alam ko, alam ko, yes, sure, parang wala na akong naralan. Yung mga, wala na akong naralan ko. Binalis ng Panginoon sa akin, isipan yung, bago isipin niya, huwag hindi niya, ano po, continue lang, tuloy lang ang buhay. Tuloy lang ang trabaho, tuloy lang ang paglilingkod sa Panginoon, tuloy lang ang sa pamilya, yun po. Kaya, salamat sa Panginoon. Ang ganda po ng awit ng Diyos. You are the Lord of my healer. Amen. Okay. Christian, magpapatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Maging matatag kayo hanggang sa wakas sa inyong pananalig sa Kanya. Dahil siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa Kanya. Walang hanggang kaluwalhatian kasama ng Kristo. Yung po una, kailangan ikaw matatag. At kung ikaw ay alagad ni Kristo, nais niya, ikaw ay makabahagi sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Christian, yun po ang una, magpakatatag kayo sa kanya. Second, nais ni Kristo na ikaw ay maging masaya. Amen? Alam niyo po ba pagkakataon masaya? Sabi po rito,
ang pamamagat po nito ay masisa ka. Hindi lang ikaw masaya. O hindi lang ikaw ay maligaya. Masisa ka. Of course. Kada bilingkod ka sa Panginoon, maligaya ka, masisa ka. Dahil po ang katawan mo ay hindi masisa, paano mo magagalang sa paglilingkod sa Panginoon? Ikalawa, maundad. Yan po. Alam niyo po ba, isang part ng experience ng missionary po, at ito yung kadangon ng araw natin, karanasan ni Pastor, ganun din yung Pastor Papa, ganun din pala. Pagka ikaw missionary, kailangan lagi ka nakahanda. Kasi yung mga tao na, lalo na yung mga bata, ito sa mga remote barriers po, alam niyo sa probinsya, ganun din, mga remote barriers, kailangan kumawit ka ng dalawang ilog, o kaya hangin drinks, o kaya pagkahabang pato sa ilog, puro bato, pagkamali ka, anak ko, either bali ang katawan o binding mo. Kailangan, pupukusutin ka pagkawin. Hindi biro. At pagdating mo ito sa lugar, alam niyo po ba, naging, dahil ako naman, pinagpala ng Panginoon, nagalit po yung bilang pastor graduate, may dipit na po sa bago na ano. Sinasabi ng mga katapat ito ng mga missionary, brother, ano ba yung dipit ko? Sabi ko, kung unang alamin, pagiging pa tayo sa Panginoon. O sige naman, pag natin daw, nagugulat yung kasama ko ng mga missionary, yung pala naman ang pagkakulat ko, alam nyo, puro mga pagkain mo yun ng mga biskuit, candy. Pagkatapos namin magtutok sa mga bata, dinidistribute ko namin. Ito nakakapagtaka. Na malaman na meron ganun, alam nyo, nakijoy na rin yung mga matatanda. Nag-bless naman kami, sabi ko ano sa kasama ko. Hindi ba masaya? Masaya rin yung paglilingkod. Sabi ng isang pastisyon na, o nga, brother, yung dalawang panila, naubos. Hindi ko pinipete yun. Talagang deep. If yun, nasa heart yun. Ano, di naman namin pinabayaran yun. Yung mga nag-joke lang siya, okay. Kaya masaya. Masigla ka, maundal ka, masagana ka kasi. Kasi sa part ng buhay ng isang kisano, kapaka ikaw ay masagana sa buhay. Maundal ka, masigla ka, pinagpala ka. Kapag ka ng blessing chance. Amen? Opo. Kumbaga, parang naiintindihan niyo po ng maganda ko. Yung tapos po ng kamote, yung kamoting gabang. Alam niyo po kayo? Kamoting gabang. Kasi makikita mo, nandito sa tabi-tabi, gumagapang yung kamote niyo. Pagkakinan po sa Muslim, ang susunod yung usbo, alam niyo? Mga limang piraso po usbo. Ganun po sa Muslim niyo. Kaya misa, pinagtatawanan ako ng mga kapitbahay mo. Basta sinuwasan niya ito. Sinuwasan niyo. Ah, ito po ano, ito po kamuting kahoy. Sabi ko sa kanya, bigyan mo ako. Para marami kang ano, marami kang mabibigyan. Dahil hindi mo ako bibigyan, mamamatay ka. Kumbaga, parang binakot ko ba yung tangkos? Kita niyo ako, sabi ko sa mga kapitbahay, kumitas lang po ako dyan, ang dami gusto, ayaw pala pinakot sa kanya. Pinakausap ko siya, naliinig mo sa kanila. Christian, ano yung sinin? Kapag ka kayo ay nababawasan ang inyong binasya sa pagbibigay niyo sa Panginoon, Christian, nakita ng Diyos at alam niyo gagawin ng Panginoon, more blessing. Di ba kayong natutuwa niyo? Di ba as masaya kayo, maligaya kayo? Dahil nakapagbibigay kayo sa Panginoon. Bakit? Kasi ito na kayong binigyan ng Panginoon. Masaya ka nun. Masigla kayo. Dahil maundan pa ang buhay nyo. Okay. Sa Lucas 8:40, sabi po ninyo, pagbalik ni Jesus, masaya siyang tinanggap ng mga tao sapagkat hindi siya inihintay nila. Christian, ano na sabihin ko sa akin? Si Jesus Christ nasa buhay mo. Dahil kung pwede hindi tumanggap sa Panginoon. Yung tinanggap niyang pagliligtas sa Panginoon,
Hindi lang ikaw masaya kung sumusumaya pa ibang tao. Yung tinanggap mo pag-ilitas, dali mo rin sa kanila. Ibahagi mo rin sa kanila. Sabihin sa kanila yung pag-ilitas ni Jesus Christ kung papaano na sa naranasan mo. Kung bakit ikaw ang buhay mo'y masigla, maudal at masaya. Alam mo, may itibiyan ng tao kasi maraming tao ngayon nangangailangan ng pag-ilitas. At yun ang kailangan takuin natin bilang kayo ay mga alagad ni Jesus Christ. Takuin natin yung mga tao nyo na alam natin sila'y mapupunta sa kapamakan. At bago dumating ang Panginoon, kailangan sila'y akalit natin pabalik sa Panginoon dahil nahiwalay sila ng matagal sa Panginoon. At kung sila'y bumalik na sa Panginoon, hallelujah, kasama namin ang kuburi rito. Hindi asama. Amen? Okay. Kaya yung mga tao yun, tayo umiinta. Isa narinig ko sa isang mga kung sino dumami yung nakaupo dyan, betang upuan niyan, masyar kayo, pag-imbita kayo. Kung kayo na hindi nyo sila masyaran, pagdating dito, sabihin nyo, Brother Boy, Pastor Boy, kausapin mo nga ito. Pwede mo kausapin. Sister, hindi kausapin mo nga ito kung babae siya. Pwede rin kausapin. Sa akin, no? Pareha siya, babae na lang, kausapin ko siya. Lalo na kung bakit pala siyang bisita. Okay. Dito po sa Lucas 15:5, sabi ko dito, kapag nakita niya niya ang lupa, ay masaya niya itong papasabi. Yes. Yung mga lupa, yung mga tao, walang magpastol sa kanila. Pagka nasunod mo nila si Jesus Christ, masaya sila ng papasabi ng Panginoon. At masaya rin natin makakasama sa pananampalataya sa Panginoon. Yung mga kapatid natin na sinakala natin hindi natin nakikita. Huwag yung kalilimutan isama sa pananalo. At ako po'y napuntuwa kapag kayong diyo sa araw-araw Mendes ay nakikialo ko, nakikiklab ko dahil wala naman akong pag-aaral cellphone o kasta. Kaya misan alam ka. Totoo, nahiya ako eh. Ganun ako ka, naliliit ako. Maliit na nga ako, lalo pa ako naliliit, pagka nangihiram ako. Kasi hindi akin eh. Kasi may galit mo ako, pagka hindi akin, hindi ako pakikailangan. Yes, ganun ako galit. Kasi privacy nyo, pag-aamin nyo yan. Baka may nakasila. Pero saan namin sa Panginoon? Yan ay yung pamilya ko, nasi, tapos namin ko, maybe you eh. O sige, ayusin ko na. Sino ko nag-ayusin? Okay. Kaya salamat sa Panginoon. Alam niyo po ba masaya ang Bibi? Kanina inanos dito. Masaya ang Bibi. Buhay ng inaya. Christian, pagka kayo nakatulog doon, nakikita niyo yung mga kapatid. Parang pag ano? Parang kung na-miss niyo sila ng ilang linggo, ilang araw, at pag nakita niyo, wow! You feel na masaya-masaya. Kasi makikita mo, mga mukhang nakabiti, yan. Oo! Sa ang gaganda ng aura ko sa platform na yun, pag nakikita nyo, sa laptop, sa cellphone. At kahit hindi ka o wala kang bahagi doon sa buhay o gnaya, makikiusap ko sa iyo, sumama kayo. Handa nyo, gawain ng Panginoon. Isang part ng pagsamba nyo sa Diyos. Amen? Andiyan po ba kayo? Opo. Kasi po, pagka nakikijoy kayo doon, sana all nakikijoy sa way of nayan. Alam niyo po ba? Nagiging maligaya kayo. Natatapos yung oras from 6 to 9 o'clock. Natatapos yung, eh, ganun lang kadali. Parang isip ko, parang kulaw pa. Ganun lang kadali. Ay, please, ganun. Alam niyo, pagkatapos mo dumalo, mararamdaman mo, masaya ko na.
Yes. Okay. Why? Kasi po, lahat ang hindi dumadalo, kasama sa kanila. Number one yan. Pag-iingat ng Panginoon. Number two, yung may mga karamdaman, pati-pubelo, dahil po naka-assign dyan. Dahil po, hindi pasis doon. I mean, hindi man kayo makadalo, maramdaman mo sa oras kayo ng buhay na yan na kayo po yung prosesa nyo naroon. Huwag po kayo matakot, hindi kayo bibigyan ng bahagi po. At kung kalooban ng Diyos, kung sinasabi ng isandari, o sino po man ang mga mananalangin sa ating government, pati kung ginawa ng Pablo sa iyo, tinira yung puso mo. O sustadari ako po, magbubulat si kapatid na dati. Praise the Lord, sasabihin niyo. Opo. Kumbaga, hindi yung pinipigil na ikaw ay magkaroon ng part sa prayer patungo sa government. But kung kalooban ng Diyos niya, naramdam mo mo, oh no, do it for the glory of God. I hope, sana po, makikin lagi po dito. Basta pagod na ako, dahil sa mga maghapon ng trabaho. Kaya habang nagpapahinga ka, ano kayo? May option kayo, habang nagpapahinga ka, nanonood ka na, kahit nakapato ka, papahinga ka, kumakain ka, ano yun? Nakikibahagin ka. Eh, bibigyan yan, nakipagabayan at kapitin mo, nagayang-gayang kita. Habang namamalas mo, nalalapit na ang pagparito ng Panginoon. Amen? Kaya gamitin yung mga sentry sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya pagdala niyo po ng buhay na yan, at po yan, o bahagi po niyan, ng inyong buhay bilang mananampalataya sa pagsunod sa Panginoon. Nasalamat sa Diyos. Gusto na pa meron ng sabi ni Brother Rodrigo, o laptop at saka cellphone. Salamat sa Panginoon. Sa ganun para ang nakakapagbili po sila. Okay, sabi po rito ulit, 2 Corinthians 1:24. Masaya kayo sa inyong pamumuhay Kristiyano. Yung po yung nagiging bahagi kapag ka nakikibahagi ka doon sa buhay ugnayan. Kaya sabi po sa sulat ni Pablo, dito po sa mga Tagapulosas, Kapitulo 1, talatang namin sasabi po rito, dinadalangin din namin pagtatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng mga bagay. Yes! Sa buhay o na yung kasama ko yun, may pagtitiyaga, may pagtitiis ka. Makasunod lamang sa pangalan ng Panginoon. Amen? Christian, kaya ba natin ito sa Panginoon? Praise the Lord! Kaya po ako natutuwa kung ito pagiging ko po, siguro kala ko silang takat. Ako lang po ay nakikiram ng cellphone or laptop. Okay, yun ang tahilang. Bakit na, kung kayo may bahagi po, nakikibahagi, masaya, yun ang pangalawa po. Dahil nais ko Kristo kayo, lagi masaya. Okay, kung baga, baka na, nandun ka na, namaroon na yung pag. Hindi natin alam, dumadalo pa lang tayo. Kahit may problema, hindi natin alam pagkatapos pa lang ng video, nasunod na pala yung problema, sinunod na pala ng Panginoon. Kapag ka, hindi mo alam pagkatapos ng video, ang mararamdaman mo, sigla ng katawan. Na-press ka mo. Kailangan pala, dumalo ako ng video para maramdaman mo yung tunay na kabutihan ng Diyos na hindi niya ako piniiwan o pinapabayaan. Amen? Therefore, nais ni Kristo ay maayos. Nangangahulugang malinis ang lahat. Yan o.
Every time you come to God, every time you come to worship the Lord Jesus Christ, especially, siyempre, nais niya ay malinis tayo sa kanyang harapan. And hindi rin, ibig sabihin, pagkamalinis ay hindi ka nakakalap. Ayun po, hindi ka nakakalap. Hindi ka nakakalap. Dito po si Chess, ganun po. Pag umakit po yung may-ari dyan ng audio file, nakatingin lang dyan. Nakita ko yun. Kaya sabi sa akin, papasok kami sa office. Basta ramilis yan. Ano po, tulugan. Ayos na, pastor. Ayun. Salamat po sa inyo. Sabi nyo, kasi po, itulugan. Babamat kayo ngayari, hindi namin pag-aari yan. Ginagawa ko nung kaya-taker po dito at yung mga kapatid sa panon. After service, inaayos po nila yan. Kaya binagayos na siya, binagpapalis po dyan. Inaayaw namin ito, hindi namin pag-aari mo namin. Dahil hindi biyaya ng Diyos, mula sa inyo, nagindahan kayo para magamit po ng Jesus Christ. Ay, na bagay na hindi namin pag-aari. Kaya salamat po sa akin. Tinitingnan ko na rin. Kaya unang po, meron nakakalat dyan, kami niya. Okay. Pagka maayos, ay maganda yan po. Makabundan po maganda. Maganda kayo sa Panginoon Panginoon, maayos ang inyong damit sa Panginoon Panginoon. Maganda kayo sa Panginoon ng inyong mga asawa. Sa pamilihan ng tao, sa pamilihan ng pamilya. Maaliwalas kayong tingnan. And turn, masinog kayo sa inyong pamumuhay. Kapag ka maayos ang inyong pamumuhay, alimbawa po dyan ang aking nakikita. Kapag ka kayong trabaho, o kaya meron kayong pinangangasiwang hanap buhay, kapag kayo'y masinog yung pinangangasiwaan, nagiging maayos. Walang problema. Kung baga binabalasin mo, chine-check mo, binabalasin mo. At kung meron ka, sasabihin mo kay Lord Jesus, ano po ba yung dapat kong gawin? Bakit? Kung isa din magagalit yung mga na-encounter ng mga tao sa mga trabaho mo. Sasamunin mo ulit kay Jesus Christ, hindi mo kagulungan, upang Lord, maayos ito sa pangunguna mo, hindi ako. At yung anong po yun, nagiging maayos, malibalas, masino. Ibig sabihin niya na, napakamasiwa mo ito ng mahusay sa harapan ng Panginoon, pwede sa harapan ng mga tao. Sa 1 Corinthians, ganito po sa akin, 1 Corinthians 7:35, nais ko'y maakay kayo sa maayos na pamumuhay. Yung po tayo ng Diyos sa atin. Maakay tayo sa maayos na pamumuhay, hindi miserable pamumuhay. Dahil ang Diyos ang may-ari lahat ng bagay. Ang nais ng Panginoon sa atin, kung tayo maayos sa pamumuhay, igagandang na sa buhay natin yung mga blessing na yan. Okay. At nagrubusan kayo makapaglingkod sa Panginoon. Ayun pala, Dekan. Bakit nais ni Kristo na maging maayos ang inyong pamumuhay? Second Lord, ay at nang lubusan kayo makapaglingkod sa Panginoon. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa basto at maayos na paraan. Sa paraan ng marangal, haleluya! Yan po. Hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi maging sa paningin ng mga tao. Yes. Alam niyo po ba, kung kang Kristiyano, tinitingnan ka natin ng tao. Sa salita mo, sa gawa mo, sa kilos mo, tinitingnan ka. Eh kung may error doon, aba, sige mo yun. Makakailangan niyo, alisin mo sa kumulo. Kung hindi kailangan idagdag ang Panginoon, idagdag ng Diyos mo. Ituturo sa iyo.
Sabi dito, sa paningin ng Panginoon, hindi pagi sa paningin ng mga tao, marangal sa paraan ng marangal. Yes, tandaan nyo, at sasabihin ng mga tao, ay, Kristiyano niya ang nangyumuhay ng marangal. Maayos magsalita, madumay magsalita, magalang magsalita. At alam nyo, sasabihin ng tao, ang Diyos niyan ay Diyos ng katotohanan. Sabi po ito sa Efeso 46, at umayos na gumagalak ng tungkuli ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan. Yes. At umayos na mapapakasiwa ng mga nagbuhay. Lumalaki po yan. Sa Diyos ganito, ang bawat sa ay mayroon tungkuli. Ang tungkuli ng kapatid sa Panginoon, tungkuli sa Panginoon. Kung pinagayaan niyo, bahala ang Panginoon sa at yung tungkulin ng iba, ano pa kayo naman yun? Tungkulin niyo yun. Problema niya yun. Lahat po ng mga ibang kapatid dito, meron tungkulin sa pamilya. Sabi ko ulit dito po, at umayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan. Ibig sabihin yung, sa in a short sentence, sabi ko rito ng iba, trabaho lang yan. Trabaho lang sa Panginoon. Kaya ginagawa ni Lord, in-expire, lumalaki. Yan o. Pinatatagdag dito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig dahil ni Kristo. Yun naman ang pag-ibig Kristo. At dahil sa pag-ibig, lumalaki na ang Diyos. Dahil sa pamamagitan ng Kristo, lumalaki na ang Diyos. Bakit? Kasi yung pag-ibig ng bawat sa kanyang dahil kay Kristo, kasi ang pinag-ibig sa atin. Sa kabila na tayo magsalaga, inibig pa rin na tayo. Ganun pa po yung aming manang Panginoon. Kaya po, ang bawat siya ng mga kapatid sa Church of Iglesia ay meron gampani sa Panginoon. Kaya ang aking alam, meron na lang pupunti sa Panginoon. Isa sinabi ni Pastor Felix. Sa Tito 1:30, sabi po rito, tama ang kanyang sinabi, kaya't naipit mo silang pasyagyan upang maging pasto o kanilang pananampalataya. May kaugnayan dito sa ating pananampalataya. Kung ikaw ang pinasyagyan, isang kapatid, tanggapin mo. Dahil hindi ka pasasabihan ang iyong kapatid sa Panginoon na mali. Pinagsasabihan ka dahil iyon ang nararapan. Ako, amin ko sa inyo, isang pinasyagyan ko. Hindi once. Sabi ko, President, kapatid na kita sa Panginoon. Kung alam ka niya happy, kaya niya happy mo eh. Dahil nga lang babae, hindi pwede. Oo. Sabi ko, kapatid na kita sa Panginoon. Hindi mahirap ang gabi, no? Isabihin, kapatid na kita sa Panginoon. Mahirap kung tanggapin dahil sinabihan ka kung pailali mo yung friend mo. Ay, iba ng espiritu ka meron naman. Pero pag ikaw sinabihan, haleluya, accept it. Dahil alam ng kapatid na yun ay makakabulisin. Why? Kasi mahal ka niya dahil kapatid ka sa Panginoon. Malino po ba? Okay. Sa Tito 2:10, sabi po nito, ito ang nagtuturo sa atin na kalikuran ang makamundong pamumuhay. Hindi tayo accepted dito sa makamundong pamumuhay. At ang daming makalaman yan. At mamuhay tayo sa daigit na ito na may pagpipigil. Yun ang kailangan pala. Meron ang pagpipigil sa sarili. Matulid at karapat-dapat sa Diyos. Kasi magpasalita, sabi niya, sabi po Lord, sa mundo nito, sa pakikipagbaka mo, natatalasin ka ng puti. Pagka ikaw natatalasin ka ng puti, nililinis mo yun. Alam mo, nangyari yung sa amin sa Luciana, dahil nagkaroon ng last time, pag-uwi ng kami. Sabi ni Brother Delphi, ano ba, hindi ako namin natin? Hindi, hindi tayo. Hindi tayo makakalusot. Ano kala mo? Sumunod ka sa akin.
Iniwasan din namin yun. Kasi ito yung last guy, ganun pala yung nakabalagbag ang timaro sa kanin. Kaya bumaba pa kami ng konting bangin, asa namin sa pangyong binabaan po namin, ay puro damo. At habang bumaba kami nun, yung putik na, yung paa namin na puro putik, nalilinis ko yun. Nakakatumawa sa Panginoon, alam niyo po ba? Yung mga passenger din doon sa hostel, nalilito ang programa ngayon. Kaya naman, simula kami ni Brother Devlin, nagsisunura yun, nagkalimunan ko yun, para mga military. Babae, dami na yung mga babae. At nakikita ko, bumabalik ng musika. Kaya pagdating nung nasa terminal, sabi ng mga conductor sa kapero, saan kayong galing pinapin? Sinabi namin, ganito. Kaya pala lang yung mga pinapasin. Ano? Every time na nag-aasa lang, humingi ka ng pag-ibis sa Panginoon. Sa verse 13, sundan po natin sa video 13, sabi ko nito. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inaasahan, ito ang atong namahayag, ang kaluwalhatian ng ating Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kaya sabi po doon, mabuhay kayo na maayos sa gitna ng mga hindi upang kahit na parataran nila kayo na masama, makikita nila ang magbubuhay gawa. At magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagbubuhay. Meron po kami ano, meron po kaibigan na galing na galing sa akin. Hindi po alam, meron pala sa isang seta, dahil-daan. Ganito po kalaking tao yun eh. Ganito po ang nakapatay siya sa lagang piso. Kasi sugalo siya ng gano'n. Kaya galing na galing sa akin, sabi siya ka sa akin. Kasi, di ba ano ba? Bakit na po nagay ka ba? Sabi ko sa kanya, alam mo, mababon again ka rin. Ay, hindi ako magbabago na rin yun. Sabi mo lang yun. Sabi ko sa kanya, baka bukas makalaka, born again ka na rin. Hindi ko alam, naging born again na. Alam niyo, dami akong tinutulog sa ano, kasi kasama ang driver niyo sa pinahan. Kaya dahil na lang, dami akong tinutulog sa ano. Eh di ako hindi. Kaya nung maging born ang isa, ito nakakatawa, maging born, nung makakilala sa Panginoon. Alam niyo po ba, bago siya mamatay, sabi niya, napunta ko sa tinahan. Hinihingi siya ng tawad sa maksan. Eh makita niya, ito si Roger, si Pastor. Nakbaya niya ako, oh bahay, ito Mia, Pastor, patawarin mo ako. Kasi maraming pagkakataon na tinutulik sa akin. Maliit ka na nga, itinitilis na sa akin. O bakit ka ako? Ano mo, Pastor, ano ang binaramdaman na naman? Karo pala siya ng titi frate. Sabi ko, alam mo, napakaganda ng ginawa mo. Ikaw ay naging humble sa mga nakaalita mo. Dahil sa iyo, hindi naman gusto tao ng galing, sa mga kasama natin ng galing, kundi dahil sa iyo. Kaya dahil may sinasabi ko, iniwasan ka namin. Alam mo bakit? Para matuto ka. Para maintindihan ko, madama ko, yung mga pinagsasalita ko, dapat sa amin. Ako na rin, sa iyo. Kaya, ako kanilita ng tao sa iyo. After family, namatay na ko. Pero sinabi ko, before he died, nakakatuwa sa Panginoon dito. Natutunan mo magpapakumbaba, natutunan mo humingi ng tawad sa mga nagkakasala sa iyo, dahil na sa Diyos. Doon ka higit sa lahat, humingi ng kapatawaran. Sa tulad ng Kristo, kaya salamat sa Panginoon. Kaya as a Christian, lahat tayo ay susubukin sa ganito ka natin. Dahil sa pagsunod sa Panginoon. Pagbibigaan ka ng iba't ibang salita dahil sa Panginoon. Tandaan yun.
it's better to be quiet na lang. Sabi niya ko sa mga marami. One talk, two. Two talk, pero masalita, ikaw pa lang. Kasi, hindi ka nag-iisa. Pag hindi ka sasalita, hindi ka nag-iisa. Dahil may gagawin ng Diyos sa buhay ng tao, ay ganun na ako. May ginawa ang Panginoon sa buhay niya. Kaya, kung siya, sa kabila ni St. Romano, ang nakatawa ko sa Panginoon. Okay. Talagang hindi binubuyo yung pagbibisa sa akin. Pagbabanta ko. Alam mo naman yan, galing ako sa mabing. Hindi pa niyo ako dito. Sige nyo, pagbabanta ko parang ako. Pero nakakatawa ko sa Panginoon, nakakilala siya sa Panginoon. Kaya nasisi siya, pwede sa mga tao na agabiyan niya. Kaya, sabi ko rito, ito po maganda. Makikita nila, ulitin ko, sa Presbyter Luther, mamuhay kayo na maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na parangangan nila kayo na masasama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Amen? Yes. Kita niyo si Jesus Christ? Pinampasin ko. Kahit anong magiging parusa ni Jesus Christ na pinagdaanan, di sa kumili ko. Christian, daraan tayo sa kumili. Pero tandaan natin, hindi ka na minsan. Nakatungay ang Diyos sa iyo. Dahil kang sinasabi. Okay. Mga minamahal sa pagbabalik ng ating Panginoon, ang nais niya sa atin, tayo ay matatag. Amen? Masaya tayo. Maayos at karapat dapat sa Diyos. Christian, dahil sa pagmamahal ng Diyos, sinugod niya si Jesus. Upang ang lahat na sumampalataya sa Kanya, ay may buhay na walang hanggan. Huli ng Diyos. Salamat. Tayo muna ay sumandaling manalangin. Tunay nga ang banal, salamat po sa iyo. Dahil sinuro mo yung pupunan ng si Jesus. Siya ang naging daan para sa aming mga buhay kami. Siya ang naging daan para tubusin ang aming mga kasalanan. Siya ang makukuhanan na pinatotohanan niya na lahat ng sino man sasampalataya sa Kanya ay mayroong katiyakan sa buhay na wala hanggan. Ama, ito ang pinangako ng iyong anak na si Jesus sa bawat sasampalataya. May buhay na wala hanggan, Ama, sa piling. Kaya salamat po. Salamat po sa aming Panginoon Jesus. Tunay nga, ang kabalakan ay pinagkalob sa amin. Dahil nais niya sa aming habang iniintay namin ang pagbabalik niya, ay matapong kami matatag. Masaya at maayos na pamumuhay hanggang sa dumating ang aming Panginoon Jesus. Ama, salamat po. Salamat po sa iyong mga kaklirang salita na nakita namin ang katotohanan na kailangan Ama sa buhay na ito. Maging positive po kami at harapin namin ang buhay na ito na may kaayusan kami. Ama, inayun mo kami sa mga tao mo sa mga hallelujah. Kundi Ama, dali mo naman kami na may kaklirang at marangarap sa iyong paningin sa mga tao, Ama, na nangangailangan ng pagliligtas ni Jesus Christ, Panginoon, na aming Panginoon. Ama, salamat po, ngayon pa man, Ama, nakatingin kami doon sa mga kanilang yun, na ngayon pa man, Ama, sa inami sila tinatapagdilin, Panginoon. Yan daw po, ang isip nila, puso nila, Panginoon. Buksan ang puso nila at makilala ang mga anak na si Jesus sa kanilang buhay bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas. Dahil kung ipahayag nila ang kanilang makasalanan, ipahayag nila ang kanilang labi ng kanilang makasalanan, siya ay banal at tapat
na magliligtas sa tao. Salamat po, Ama, na marami sa iyo. Salamat po, Ama, banal. Sa maikling panahon na ginugunang sa gabi. Tunay nga, Diyos, na ang aming alam sa simula pa sinamamo na kami, Panginoon. At maging mali kami sa lugar na ito, huli. At ibabalik huli kung kami sa lugar na ito. Na punong-puno ng pag-asa. Punong-puno ng kagalakan at pagpapala. Dahil isa pa huli, aharapin namin ikaw sa oras ng aming pananambasin mo, Panginoon. Bless mo kami noon ang iyong mga anak. Takwin ang kanyang pangilangan. Ayusin ang kanilang pamumuhay. Hallelujah. Maging matatag sila sa buhay. Maging maayos ang aming pamumuhay, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, kung mamamalas namin ang iyong kagandahan, at higit sa lahat, kung mamamalas namin ang iyong dakilang pagpalit mo. Nais namin, Panginoon, na iyong mga Ama, gawin mo po ang pagsasabi ay maging karapat-dapat sa iyo. Hanggang sa iyong muling pagpalitan, Panginoon. At ikaw, Panginoon, sa puso namin, sa buhay namin, ano mas sitwasyon, ikaw lang ang aming pupunin. Ikaw lang ang aming paglilingkuran. Ikaw lang ang aming dadakilain, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. May nangangailangan, Panginoon, ng papapagaling. Salamat sa iyo, Espiritu. Salamat sa iyo, Messiah, Panginoon. Right now, sino man ikaw sa oras dito, nais kay Kristo, sa iyong kalagayan, sa iyong katawan lupa, nais kay Kristo na ikaw ay pagaling. At tagapin mo ang kagalingan mula sa ating mahal na Panginoon Jesus. Right now, in Jesus' name, we pray the healing power in Jesus' name. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Yes, O God, may nangangailangan ng kaalipan dahil may kalungkutan na dinaranan din pinagdaraanan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ang kabutihan mo, Panginoon, ay nananatiling tapat sa kanila. Ang aming dalangin, huwag mo silang pababayaan, Panginoon. Alamin mo sila, Ama, na yung Santo Espiritu. Yes, may pinagdaraanan sila manindis sa mga. Mangawakas sila sa iyong mga pangako, Panginoon. Kaya mo ang banal marinig nila sa puso nila na ikaw ang kailangan nila, Panginoon. Mahusap ka, Panginoon, sa puso nila. Marinig nila ang banal ang iyong muntindihin. At kung magkala iyong Panginoon, makikita nila na ikaw lang pala ang katugunan sa lahat ng mga pinagdaraan sa mga. Salamat po, Ama, na marami. O God, salamat po. Hallelujah. Amen, O God. May mga kapatid na mga kailangan ng protection. In the mighty name of Jesus, let the power of God of the Son, Jesus Christ, O God, protect their life right now in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Ama, na marami. Salamat po, God. Salamat, salamat, salamat na marami. Salamat po, Diyos na yun naman. At sa iyong pagpunyay, pasalamat. Hallelujah. Amen. Hallelujah.